Good morning mga friendship. Eto na naman ako. Walang kasawaan sa gulay. Ayan, puro gulay. Binigay lang sa akin ng kaibigan ko si Impo. Galing din sa kanila kasi mayroon silang Tumana. Tumana, iba yung bukid pala sa Tumana. Ang Tumana, puro gulay. Pag bukid, puro palay. Yun pala pagkakaiba ng mga friendship. Ano ba? Ngayon ko lang nalaman yon. Ito, oh, bigay lang ito niya, galing daw sa kanila. Itong sitaw na medyo, ano na, kumbaga sa isda, luma na, bilasan na, pero okay pa rin. At ito yung talong na gustong-gusto kong talong, yung oblong na kulay green na may kulay puti. Mahal kasi sa palengke nito, mga friendship. O, oh, diba? Mahal ito, itong mga ganito, 80 pesos na nagtanong ako. Noong isang linggo pa, naiwan ko lang ngayon kung magkano na, mga friendship. At ito, patola, ayan, binigay din niya yung patola na to. O, oh, diba? Sayang din, libre din. At igulay ko daw ngayon, lalagyan ko daw ng etong, ano, itong dito, tinapa. Ang bili ko naman dito sa tinapa is, kano to? 35 pesos, dalawa. Isasahog ko daw, sabi ng aking friendship. Dahil, mahilig din siya sa gulay. At saka si Empanada mo. Oh, eto pa yung sili. Yung kahapon, nung bumili ako, kahapon ba yun? Oh, tsaka yung kamatis. Lalagyan ng konting sili. Dahil hindi naman masyadong mga itong sili. Oh, diba? Mga friendship. Yan. Pagsama-sama ko yan. Oh, hindi kasya. Hindi kasya sa lalagyan. Hindi makita sa picture. Ay, sa ano, camera. Umpisahan ko na magluto. Anong oras na? Mag-aalas 11 na. Tinapa! Isahog sa gulay. Dalawang tinapa pero hindi kaya isasahog dahil dalawa lang kaming kakain ni Empanada Boy. Ganong malalaki ang tinapa? O diba mga friendship? Malalaki masyado ang tinapa. Ayan mga friendship, binaliktad ko na dalawang tinapang malalaki. Tinapang dalunggong at hindi siya Japayuki. Dahil ayaw daw ni Impo ng Japayuki. Eh, di naman siya kakain niya. O, di ba, mga friendship? Luto na siya, mga friendship. Hahanguin ko na siya. Luto na siya ang aking sahog na dalawang GG. Isa lang pala. Kasi masyado malalaki yan, mga friendship. Mga friendship, mag-umpisa na tayo magluto ng gulay. Ito ay sabaw ng bigas. Yung walang katapusang hugas bigas. Takpan muna at pakuluan. At meron akong gagawin dyan. Sindihan. Pakulo na mga friendship. At lagyan natin ang sabaw ito para kunin ko yung patas ng tinapa. Dudurug-durugin na ganyan para makuha yung katas. O diba mga friendship? Katas ng tinapa. Ganito gagawin o mga friendship o. Ayan, gaganong-ganunin o. Tapos ilalagay dyan. At sasalain. Sandali lang ha, mga friendship ha. Dudurugin ko muna ito. Ito na mga friendship o. Durug na siya yung ulo ng tinapa at sasalain ko siya nito. Ganito. Kasi sayang din yung lasa ng tinapa, yung ulo. O, diba mga friendship? Konti pa mga friendship. Nagyan ko muna uli ng sabaw. Asa na sandok? Ang sandok nasaan? Di ko makita. Ito, sandok. Ayan, dinudurog ko muna sandali. At sasalain uli. Ito. Ganyan mga friendship. O, diba, sayang din lasa nito. Tsaka lalagyan ng halubaybay at pakuluan. Ito yung halubaybay. Ilagay ang sahog, tinapa. Para habang kumukulo, magkakalasa siya. Takpan uli mga friendship. Mga friendship, ilalagay na natin ang mga gulay. O, di ba ang ganda ng sabaw? Para siyang ano? Para siyang chocolate flavor. Ba't ganyan ang kulay ng halubaybay? Ilalagay na natin ang mga gulay. Unahin na natin ang talong na green na may puti. Sitaw, string beans. O diba dami? Dalawa lang kami kakain. At eto, patola.
Patola nga ba ito? Oh, patola. Ayan, patola. Iba dami mga friendship. Ayan, patola. At ang kahabol, itong sili, siling green. Kaya lagi ako may sili kasi mura siya ngayon. Pero ito mga friendship, hindi siya manghang. Natikmang ko na siya. Hindi siya manghang, kaya nilagyan ko siya ng sili. At ang huli, ito, kamatis, the tomato, na walang, ano din, tawag dito, forever tomato. Dali lang, inugasan ko lang mga friendship. Medyo na late na, nalimutan ko. Hindi ko alam kung inabraw ba to, pero beto, ano na naman, dininding, ayan, pisa-pisa. Pisa-pisa-pisa lang mga friendship. Kasi mas masarap pag pinipisa. Ang dami kamatis kasi medyo mura lang ito mga friendship. Paulit-ulit ko sinasabi, minana ko to sa aking mother kung paano siya magluto ng dinding, inabraw o pakbit at lalagyan ng konting iodized salt sa ibabaw. Konting-konti lang. Yan. Ganyan lang mga friendship. At saka takpan. Galit ba? Oh. Mga friendship! Oh, di ba ganda ng kulay? Pero pamilyar na yata sa inyo to. Malagi na lang gulay ang ino ko, niluluto ko. Paulit-ulit ba? Paulit-ulit niya, pero iba naman ang sahog. Ayan o, di ba? Haluin natin ng konti para maano naman. Ayan. Kasi dati, nagluto rin ako ng ganito, pero iba ang sahog. Ngayon, iba rin ang sahog. Tinapa. O, di ba mga friendship? Tinapa ang sahog. Ayan, inalo natin ng konti mga friendship para maluto naman yung nasa ibabaw at yung nasa ilalim ay pupunta sa ibabaw. Tulad ng talong, o naluto na yata masyado dahil nasa ilalim siya. Diba, ganda ng itsura mga friendship. Sabi nila, ba't ang gilid ko daw sa gulay? Eh, paulit-ulit sila sabi kasi mahirap ng aking pantunaw. O, diba mga friendship? Mga friendship, ito na ang aking nilutong gulay. Ano na siya mga friendship? Luto na siya. Hanggang ngayon, wala pa si Empanada Boy. Alas 12 pasado na. Siguro din na siguro siya pumasok at hindi na pupunta dito yung mga friendship. Kaya, kakain ako mag-isa mga friendship. Ito na ang aking finished food. Kakain na ako, di ba? Mukha siya masarap mga friendship. Shoutout nga pala kay Sir Glenn, kay Ma'am Juby at sa tatlong anak niya. Siyempre, doon sa apo niya, kay Sir Ruben Etel, Karungpango at saka sa mga tag-ibang bansa na madalas manood sa akin at nagtsatsagang manood sa akin sa tag-ibang bansa. Hindi ko na isa-isahin dahil marami kayo mga friendship. At siyempre, dito rin sa Pilipinas, yung mga matsatsagaring manood sa akin, maraming salamat sa inyo. Thank you for watching sa inyong lahat. At kakain ako mga friendship. Thank you.